Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Magpakailanman. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating Magpakailanman for today is Pregnant Abused Wife. So dito guys ay nag-aaral pa itong si Ayla at saka yung kanyang ina naman ay nakita niya na minamaltrato ng kanyang ama. Kaya sinabi niya dito na hiwalayan na lang daw yung kanyang ina o yung kanyang ama dahil nga dahil lagi siyang sinasaktan dito. And then ito naman si Ayla ay marami siyang trophy. Meron siyang mga trophy na nadadala doon sa kanilang bahay kaya yung kanyang ina ay proud na proud sa kanya. Pero ito naman si Ayla ay meron siyang boyfriend na si Randy. So, yun ang sinusumbungan niya ng kanyang problema about sa kanyang ama dahil nga laging sinasaktan ng kanyang ama yung kanyang ina. Pero itong si Randy ay mahal na mahal niya yung kanyang ina. Kaya parang sa tingin niya ay okay itong si Randy na magiging asawa niya dahil nga nagmamahal siya ng kanyang ina. So, minamahal niya yung babae, hindi siguro siya sinasaktan, sabi niya sa kanyang, sa kay Randy. And then yun nga, ito namang kanyang ina ay nagiging okay na sila sa kanyang ina. So, nagalit itong si Ayla dahil bakit nakipagbalikan siya sa kanyang ama. Baka sasaktan naman daw. Pero yung kanyang ama ay nagbago na. Hindi na siya sinasaktan dito at yun nga, masaya na silang nagsasama. And then, nagtatrabaho na itong si Ayla at saka itong si Randy. So, meron na silang trabaho dito dahil nakapagtapos na sila ng kanilang pag-aaral. So, nagtaka yung kanyang ina kung bakit maaga daw dumating yung kanyang anak na si Ayla at sinabi niya dito na nag-resign na daw siya sa trabaho. At nagtanong ang kanyang ina kung bakit daw. Sabi naman niya ay buntis daw siya. At sabi niya dito, ha, buntis ka? Hindi ko pa nga nakita yung boyfriend mo. Sabi niya dito, mabuntis ako. Tapos, pananagutan naman daw siya ng kanyang boyfriend. At doon na daw sila titira sa kanilang, sa bahay ng kanyang boyfriend. So, kaya yung kanyang ina ay parang umiyak siya, nalungkot siya dito. Dahil nga mag-asawa na bigla yung kanyang anak. Parang ano kasi, bago pa nakapagtrabaho, tapos nag-asawa na agad. So, yun na nga at pumunta na nga itong si Layla dito doon sa bahay ng kanyang boyfriend na si Randy. Nung hindi pa pala nabuntis itong si Ayla, ay meron siyang sakit na polycystic ovarian. So hindi siya dapat nakaanak pero nabuntis naman siya. Kaya laking pasalamat nila at nabuntis pa rin itong si Ayla. So yun na nga, doon na siya pumunta sa kanyang, sa ina nila Randy, doon sila tumira. Kaya lang, yung pagkikitungo sa ina ng kanyang boyfriend ay iba yung kanyang pagkikitungo dito. Hindi siya binigyan ng mabuting pagkikitungo. Lagi siyang nagugutom doon. Minsan, kanin na lang yung kinakain niya. And then, hindi pa siya kumakain. Kaya, kumukuha siya ng mangga. Akala daw niya, mangga daw yun na ibinigay ni Randy sa kanya. Pero hindi pala. Sa kapatid pala yun ni Randy na si Rachel. Kaya ito si Rachel ay galit na galit dahil kinain nga ni Ayla yung kanyang mangga. At syempre, naglilihi pa rin itong si Ayla. Akala niya sa kanya yon at nagugutom na daw siya dahil hindi nga siya iniwanan ng pagkain. At ito namang si Randy ay matagal naka-uwi. Bali, kinabukasan na siya naka-uwi dahil nag-alalasing pala siya. At sinabi dito ni Randy na nagre-resign na siya sa trabaho dahil napapagod na daw siya. Pero itong si Ayla ay sinabi niya dito na sabi mo ay mag-stop ako ng trabaho dahil siya na lang daw yung magtatrabaho. E paano ngayon? Wala silang pambili ng mga gamit ng bata. Hindi sila nakakaipon para daw sa mga check-up ng kanyang check-up ng kanyang anak. At wala silang kapera-pera. So yun na nga at parang nasigawan niya itong si Ayla.
So nasigawan niya dito at parang naano naman siya na parang nakonsensya naman siya at nasigawan niya yung kanyang asawa na si Ayla. Kaya hindi na lang umimik itong si Ayla at naghingi naman ng sorry itong si Randy sa kanya at yun nga, pumasok na sa kwarto at matutulog na lang muna daw siya. So yun nga, dahil wala ng trabaho itong si Randy, kaya minsan itong si ano, si Ayla hindi nga nakakakain, parang iba kasi yung pakikitungo, parang binabastos siya or inonsulto siya ng kanyang ina ni Randy at saka nung kanyang kapatid na si Rachel. Lagi siyang inaaway dito pero pinagpasensyahan na lang niya. Hanggang sa hindi na talaga kaya dahil nga walang trabaho si Randy, kaya nagtatrabaho siya dito. So pumasok siya ng trabaho kahit siya ay buntis. And then, yun nga, hanggang sa nakahanap din naman si Randy ng trabaho. So kayasabi naman ni ano dito, ni Ayla dito na bubukod na lang daw sila dahil nga iba yung pagkikitungo sa kanya ng kanyang kapatid at ng kanyang ina. So nung umuwi siya, ginabi siya sa pag-uwi dahil nga nagpa-check up pa siya at tinawagan niya itong si Randy na samahan siya pero hindi siya sinamahan dito at marami pa siyang dala-dala dahil nag-grocery siya. Hindi siya sinamahan dahil sinamahan niya yung kanyang ina, wala dong makakasama yung kanyang ina sa Tagay. Kaya so si Layla na yung nagpa-check up and then nagbit-bit ng kanyang mga pinamili na grocery. So pagdating niya ay kinagabihan na siya and then sinabi ng kanyang kapatid ni Randy na si Rachel na, oh bakit gabi ka na? Buntis ka pa naman. Tapos sabi niya, nagpa-check up ako kaya ginabi daw siya. So sabi naman niya, so ano yung mga dala-dala mo? Nag-grocery din daw siya. Subuti naman at nag-grocery ka, sabi niya dito, para may ambag daw. At yun nga na, parang nagalit itong si ano, sabi naman ni ano, ni Ayla dito na, dapat lagyan mo ng label nung yung mga ano mo dyan, yung mga pinamili mo, sabi niya dito kay Rachel. So kaya nagalit ito si Rachel at sinabunutan siya dito. At lumaban naman itong si Ayla, pero buntis siya, kaya delikado yung ginawa niya na pagpatol kay Rachel. And then hanggang sa lumabas itong kanyang ina at saka si Randy. So inawat ni Randy yung kanyang kapatid dahil nga buntis yung kanyang asawa na si Ayla. At sinabi niya dito dapat hindi na lang daw pinatulan itong si Rachel. Sabi niya dito hindi na kasi siya nakapagtimpi kasi binabastos siya lagi. Siya naman daw umuuna. Siya naman daw umuna, parang nawalan na daw siya ng pasensya. Kaya sabi na nga niya dito na bumukod na daw sila dahil kung hindi ay lagi silang ganon. So kaya umiyak ng iyak si ano dito si Ayla, kaya na naawa naman itong si Randy sa kanya at bumukod na nga sila. So yun nga, kahit bumukod na sila, akala niya ay makalingkawas na sa kanyang biyanan at saka itong si Rachel, kaya sinabi niya dito na ayun nga, tumawag pa rin si yung kanyang ina sa kay Randy, bali nag-text na nakakalungkot daw na wala na daw si Randy. Tapos ito naman kanyang kapatid na si Rachel, kapatid ni Randy, ay tumawag din sa kanya at inaway siya. Animal ka, sabi niya. Animal ka, bakit mo pinagkalat sa mga kapitbahay? Bakit daw siya siniraan sa kapitbahay? At sinabi naman niya dito sa telephone, sabi niya, sa cellphone, sabi niya dito, ano, nung nag-post kayo, may sinabi ba ako? Di ba wala? So sabi niya dito, wala naman daw sang sinabi. So nag-away na sila sa cellphone, kaya itong si Randy ay nagalit kay Ayla. Sabi, hindi na daw patulan. Kahit daw, napunong-puno na kasi daw itong si Ayla, kaya pinapatulan na niya yung kanyang kapatid. At yun nga, sinabi naman ni Randy dito na buti pa umuwi na lang daw itong si Ayla. Kaya umuwi din itong si Ayla, kaya lang nagdadalawang isip siya dito magpakita. Nakita na niya yung kanyang ina doon sa kanilang bahay. At saka yung kanyang ama na pupunta na sa trabaho, meron kasi lang small business, yung Boko. Tapos hindi siya nagpapakita dito dahil agalanganin siya. Kaya parang nakita siya ng kanyang ina at sinabi ng kanyang ina, parang nakita ko si si Ayla. Kaya ang ginawa ng kanyang ina, tinawagan siya at kinumusta kung okay ba daw yung trait ng kanyang biyanan or ng pamilya ni Randy. Sabi naman niya okay, hindi naman daw okay naman daw yung
yung pagkikitungo ng kanyang pamilya ni Randy sa kanya. Hindi niya sinabi ang totoo na yun nga, hindi maganda yung pagkikitungo sa kanya. Kaya sinabi na nandoon daw siya sa apartment tapos nag-buy na siya dahil in-invite na daw siya ng magkakain na daw sila. So ayun, so hindi siya napakita. And then, yun na nga, si Randy naman ay nung sa apartment nila sa kanin, nagrenta kasi sila ng isang kwarto lang. Tapos sinabi ni Randy na makipaghiwalay na daw siya. Makipaghiwalay na daw si Randy sa kanya dahil hindi pa daw siya handa sa ganong sitwasyon. Kaya walang nagawa itong si Ayla at umuwi siya sa kanila. Iyak nang iyak siya dito dahil nga hindi gusto sana niya na mabuo yung kanilang pamilya dahil nga magkakaanak na sila pero wala siyang magawa. Pero open arms naman siya na tinanggap ng kanyang ina. Hanggang sa, yun nga, nanganak na itong si Ayla at yung kanyang, at itong si Randy ay pumunta sa kanila dahil gusto na niyang makasama itong si Ayla tsaka yung kanyang anak. At sumama naman dito si Ayla. Pero yung kanyang ina ni Randy ay yung siya na yung nag-alaga ng anak niya pero dahil nagtatrabaho siya. Pero ang ginawa ng kanyang biyanan dito ay pinapainom ng alak yung kanyang anak para makatulog siguro. Tapos pinainom ng kape, beer, ganyan. Tapos ano pa yon, basta pinapainom siya. Kaya nagalit itong si Ayla. Hanggang sa sinabi niya dito kay Randy, sa kay Randy lang siya nagsabi na ganun nga ang ginawa ng kanyang ina na pinapainom. Tapos yun nga, nung dumating sila ay nag-away na naman sila dito. Kaya pinalo-palo si Ayla dito ng kanyang ina, ng ina ni Randy ng kaldero. Kaya nakapag-decide na itong si Ayla na hiwalayan na talaga itong si Randy dahil iba yung buhay niya doon pag si Randy yung kanyang maasawa. Kaya yun, nagkahiwalay sila dito. So yun lang guys ang ating episode sa ating Magpakailanman for today at sana enjoy kayo sa ating storytelling. That's all. Thank you.